Rams. Ang ganda nung ginagawa dito talaga ng RSG na kumuha na rin sila ng crowd control hero. But the answer of Echo would be the Fovius. Magandang sagot sa Paquito, magandang sagot din doon sa Ruby. Even yung Melissa, kayang abutin nung Demonic Force. Kaya naman, tingin ko kailangan talaga ng sagot ng RSG dito. Pero this is a Bruno pick. Para sa Echo, mukhang si Benny Cutie ang gagamit nito. Alam naman natin, itong Bruno, early pa lang, especially if naka-assassin emblem, yung pag naiwong ka mag-isa in the gold lane, talagang bardagulan ang 1v1 na yon. And this Melissa pick, kailangan alagaan ng RSG Philippines. Dahil again, this is the late game damage source of RSG. Dito natin malalaman eh, ito na ba ang XP lane or jungle? And that means it's Demon Kite on this Paquito at Uranus na naman muli para kay Nats. Uranus, pretty good pickup given na ang kailangan nila ay yung aabot doon sa Bruno gaya nung nangyayari kanina nung game number 1. This time around, for the side of RSG, meron silang enough damage sa buong parte ng ating laro, both the early to mid hanggang sa late game ng ating laban. But for Echo, nandun pa rin yung setup, nandoon pa rin yung durability. Medyo tweak lang nila ng konti given that the Fovius has entered the table. Ito rin yung binaning ng RSG kanina in the very first phase of game number 1's draft. And ngayon, kita mo na. Magsisimula na naman ang laban. Wow. Game number 2. Both lineups talagang may crowd control, may area of effect. Ang dami. Kumbaga, parehas pang team fight ang kanilang mailalabas. Pero gustong-gusto kong makita itong Fovius pick. Excited ako kung paano nga ba nila gagamitin. Dahil medyo hit or miss ang mga Fovius natin so far sa regular season. Minsan gumagana, pero pagka hindi gumagana, halata-halata. Oo, and tingin ko pa nga yung Fovius pick na yun, kung hindi sinamahan ng Bruno, posible pa yung classic Echo na dalawang XP, yung funnel strat eh, di ba? Mm-hmm. Yung dalawang off lane na makikita natin sa dalawang sides. Pero now, Benny Cutie will be using the Bruno. Si Sanford naman ang gagamit doon sa Fovius. So this time, it's Demon Kite with the Paquito against Carl Teezy with the Julia. Okay to ha, nang lilis yung gold lane. Kaya napakabilis ni Carl Teezy makuha yung orange buff niya at diretsyo na siya agad sa purple. Sana lahat may naglilis pag nagda-jungle. Bukod pa dun sa sinabi mo kanina, ang naging sagot din naman doon nitong side ng Echo is si Yawi nandito na sa bandang ibaba para hindi rin naman magalaw kaagad. But take a look at this. Yung Samsung Awesome Value Prediction, sagutan nyo agad yan with the proper hashtags at pwede kayong manalo ng phone at tumbler hatid ng Samsung. Going back to this game, early game, sino nga bang ine-expect natin na may kalamangan sa first turtle fight? Early game aggression could probably go either way kasi meron silang enough sufficient damage para sa kanilang parehas na kupunan. But for Echo, kailangan talaga nila ng itemizations, which is why Weapon Master ang kinuha dito ni Benny Cutie as an emblem kasi magiging masakit talaga siya in the later portions of the game. Meanwhile, Killing Spree for Demon Kite, crucial din for late game. Pero if we're talking about burst damage and mobility, level 4 already locked in the turtle less than 30 seconds bago lumabas. Kailangan agad nilang sumecure ng posisyon dito mismo sa area kung saan nga magsuspawn ng turtle band ng top side at sama-sama naman ng Echo. Pero ngayon, early positioning coming in from Aqua, masisilip niya agad in case na gustong kumontest agad ng Echo. Pero ang ganda rin ng alaga na ginagawa dito ni Lights, may butang ibaba. Tingin ko, konting advantage for RSG doon sa turtle fight as long as magkaroon sila ng idea kung saan nakaposisyon ng Echo. Level 3 pa rin si Sanford at si Nats. Importante to para sa upcoming turtle fight at mukhang mauuna sa XP. Pero Sanji, hihilain si Aqua. Black Shoes is available. You know. Ooh, napa-Black Shoes siya. Pero may Demonic Force na, may Altar na bibitawan dito. And First Blood, makukuha ni Sanford. Mapipilitang umuwi si Aqua dahil doon sa damage siya na inflict ng Echo. Pero ngayon, mahatak pa ng bahagya si Nats and this opens up for Echo to try and secure the turtle. Pero habang nangyayari ang lahat ng yon, kuha muna daw ng purple buff itong si Carl Teezy. Huwag muna ituloy sa turtle. Yeah, akakabalik din lang ni Demon Kite mula sa base. At ito na nga yung early game eh. Kahit mamatay ka ng maaga, sobrang bilis din lang ng death timer mo. Parang nag-recall ka din lang. Nirespeto to ng Echo and they will delay that turtle take. At nasabi mo na nga, Santi, mukhang buffs muna ang gustong kunin ni Carl Teezy. RSG, they have the chance to start this out dahil yung pathing ni Paquito ay mukhang papunta na rin naman doon. Interestingly, so very aggressive sila dito sa XP lane. Kita mo si Naps kagad ang kanilang pinupunteria. Meanwhile, there are still members of RC na si Turtle. Pinlame shot pa para mahatak talaga. Pero ngayon, Turtle Dance ang mangyayari.
Medyo napapastop dance lang ng bahagya kasi nga talagang ginigage pa nila. Kumago all in nga ba yung kanila, pero napakasakit ni Benny Cutie. Benny! Naka-flicker in! Kahit na meron ditong pamprotekta na force field, eh walang kawala sa bagyong Benny. Pero agawan ng pagong, kuha naman dito ng isang pagong si Demon Kite. Mukhang itutuloy pa rin nila. Ngayon meron pang demonic force pero ubos na yung mana. What a win for Echo dahil habang nangyayari ang lahat sa Turtle Pit, nakakuha ng solo kill itong si Benny Cutie. Sobrang maliban lang tayo makakakita ng isang solo kill sa Gold Dane. Pero pinag-usapan natin to kanina during the draft. Yung Bruno talaga, pag iniwan mo mag-isa yung 1v1, may malaking chance na makakakita tayo ng mga ganong klaseng play. Sa Marksman Department, ito yung masasabi mong lason talaga na kapag nakakuha ng mga itemizations and especially yung mga solo kills na nabanggit at nakita natin kanina. Kaya pala nag-e-exert ng effort yung Echo doon sa badang itaas kasi kaya na nila maalagaan or kayang maalagaan ni Benny Cutie yung kanyang sarili, which is why now translating to it, Yawi locking up in the rest of the members, nakakuha na sila ng kanilang first item, that's Berserker's Fury and the Clock of Destiny being locked in by Benny Cutie and Sanford. Significant advantage ang meron sila compared to the other laners. Still a very close game overall. 600 gold lead lang ang meron ng mga Orca. Pero nabanggit mo na nga, Sona, yung gold ay napunta sa kamay ng mga taong importante sa Echo in terms of carrying this game. 1-0 already for Benny Cutie at mukhang gagawa sila ng play around the gold lane. Ang daming tao, man. Apat-apat. Mukhang party-party to. Pag nakita talaga yung dalawang kampo, nag-aabangan lang. Pero parehas din naman sila ng desisyon na hindi itutuloy. Sayang kasi ang gandang clash talaga sana doon. Nakita ko, humigang ka na, Santi. Kasi naririnig ko na eh. Parang ito magsisimula na. Ito na si Light. Mukhang aangulo lang. Pero magkakatakutan lang ang dalawang tank. Si Yawi at si Light. Both one of the most respected and talented tanks in the regular season. Yung isa nakapag-MVP na rin ng season 9 with Light. And this is just RSG trying to secure game number 2. Wait a minute, Nats! May ginawa siya ditong hatak at mukhang nais bigyan ng Echo pero buhay pa rin si Nats. Kalahati ang buhay pero babalik lang to na parang walang nangyari at mukhang siya na naman ngayon ang mamama sa pipad ng backline. Pero si Saji naman ang uhulihin dito. May flicker out pero andito rin Demonic Force. Nauntog dito ni Yawi. Nahuli yung isa. Demon Kite mapapatumba. Aqua dito na pa Black Shoes na pero hindi pa tapos ang bakbakan. Tuloy pa rin ang sayawan. Talon lang ng talon. Hindi bumibitaw. Si Light dito habulin pa nila pero ngayon si Carl Tizzy naman mag-isa. Carl Tizzy, hinahanap dito si Nats pero mukhang sobrang tanky na ni Maku Nats. Here comes Light. Makakatatlo. The knock-ups are there. The pull-ups. Hilay nung isa yung altar. Buhay pa silang lahat. And Light is still alive. At hindi na nga nila hahabulin pa. Si Sanford naubusan ng mana. Napakasakit. And that's a kill going to the hands of RSG. Yun yung trade na talagang panalo ang RSG. Kasi tingnan mo naman ngayon, aggressive sila dito sa bandang itaas at makukuha nila yung top lane outer turret. Pero hindi lang yun, yung mid lane turret din. So malaking espasyo yun para sa kanila. Tingnan mo yung team fight na nangyayari ngayon. And it's not just taking the spotlight out of everyone. Extended team fight yung ginawa ng RSG. At kung akala ng lahat lamang ang Echo doon sa simula, sabi ng RSG Philippines, wait, teka muna. Kumuha sila dito ng kill plus sa turret, meron pang pagong. Yun yung package na hahanapin mo kung ikaw yung naghahabol. Objective-based gameplay mula sa RSG Philippines. Light na huli ng dalawang nakap at mukhang matutunaw siya. Pero nakahatak pa siya dito. May ayam of offended play pa pero hindi ito sapat para makahuli nga siya dahil walang enough follow-up. Benny Cutie secures the kill at unti-unti na naman bumabawi yung Echo. Kailangan lang talaga maging maingat tong dalawa pero pansin natin, both teams are taking risks. Gumagawa sila ng parehas na paraan. For RSG Philippines, sila ang kumukuha ng mga objectives para makalabang sa laban. Meanwhile, para naman sa Echo, yung mga pickoffs na ginawa nila kanina from game number 1, ito pa rin yung ginagawa nila ngayon. Dahil kapag nabawasan sila ng isa, lalo na sama-sama sila in most of the team fights dahil kailangan ng Faramis na ma-execute talaga yung mga cult art to the best of potential. Yun na naman yung conceal play. At katulad nung game 1, ganitong-ganito ang ginagawa ng Echo at RSG Philippines. Magiging parehas nga bang results? Sanji, here comes the Grok block.
demon guard with the angle. Ang dami nila dito at mukhang mananapak na nga talaga. Pero yung altar binitawan na ngayon, ilalatag ba? Pero si Light dito, na talaga nakaharamdaman yung bola-bolang binibitawan ni Benny Cutie. Pero successful ang Raiders sa pagbasag ng Torres sa may butang ibaba. Pero agawan na ata ang mangyayari dito sa may butang gitna. Purple buff, ginugulo lang ni Nats. Pero sabi ni Carl Teasy, hindi pwede yan. At mukhang tatalunan. Nats buhay pa rin. Wow. Masyado nga bang makunats. Pero ito na yung damage mula kay Carl Teasy. A play coming in from Light. Demon Guy goes in. Carl Teasy goes down. Napakaganda ng 3v1 na to. Si Sanford na lamang natitira. Tuloy-tuloy ang paghabol nila at mukhang sila pa ang nadisgrasya. RSG Philippines making way para dito sa play. Nuts taking the spotlight. Ang mahuli ay taya. Sar taya sa pagkakataon na yun. But it was all part of the plan. Ibang klase yung sustainability na ibinigay ng Raiders and ni Nuts at this point. A full 20 seconds yung nasayang doon sa rotations na ginawa sana ng Echo. And at this point ngayon, sila ang kumuuha ng Lord. At sisimulan na nga nila. Half HP, RSG Philippines with the momentum shift. Sanji, hinabang isa. Knock-up is huge! Kaso nga lang na-cancel naman sila dito ng hot and light. Pero killing spree na dito si Ako. Oh. Ang tutuloy na ata nila. Kaso nga lang si Demon Terrobo. Shut down! Coming in from Carl Teasy. Killing spree si Benny Cutie. Ngayon baliktad na naman. Another shift para dito sa game natin. Wow! A close game. 9 minutes in. Eman Delicado. Benny Cutie with a kill. At nakakapag-guide Benny! Benny with a highlight play. Bagyong Benny! Andito na naman siya at rumaragasan na namang muli. Benny Cutie making waves. Yun yung wave of the world na literal na hindi mo na kailangan i-ulti kasi yung damage ay sapat na. Just take a look at the items of the guy. Berserker's Fury, Endless Battle para mas dagdag palalo yung kanyang basic attack. And kahit wala pa siyang pangalawa or pangatlong item, nagiging mahalaga na to because there's not a lot of physical defensive items na nanggagaling sa RSG. So they're taking advantage of that at ini-initiate talaga nila yung mga plays as early as possible. And grabe talaga ang laro na dominate 8-6 sa aking kill score. At kung titignan natin to, partagulan na naman katulad ng game number 1, Sagutan, RSG Philippines and Echo. Kanina pa tayo close game, ang pinakamalaking lamang sa laro na to ay 3.5k. Hindi na tayo lumagpas doon. Grabe naman tong laban na to. Parang ang hirap basahin dahil nga laging palitan. Hindi nagkakaroon ng 2 consecutive wins doon sa clashes eh. Lagi talagang one after one. The only significant difference na mapapansin ko dito is RSG has 3 turrets. They've also gotten a Lord. Tapos meron din silang mga turtles na napansin natin from a while ago. But when you take a look at the matchup, inuunti-unti na rin ng RSG yung pagsasama-sama na ginagawa ngayon ng Echo. Umiisa-isa sila sa mga tore doon sa bandang mga gilid. Kaya naman nag-disperse yung side ng RSG. Pero now, conceal play. Tutaguan lang daw! Pero sabi niya dito, go away! Kaso wala ang pagkakabasa ng Echo dito ay go away! Habol lang ng habol! At ito na nga si Light na knock-up din ni Carl Teasy. Walang namamatay sa harapan ng altar. Pero lumayo na si Sanford. At lalayo na rin ang mga Raiders. Isa lang ang napitas ng mga orka. At yung importante pa talaga. Yun ang kailangan nila makuha all this time. Eman, 0-3-2. Hindi talaga nila binibigyan ng break at this point. And Echo, kapag nakakakita sila ng marksman, talagang ine-exert nila lahat ng mga ultimates as soon and as much as possible. Which is why now, Yowie and the rest of the gang finally have started to lock in yung mga physical defensive items dahil ramdam na nila sa Eman. Pero Nats though, Nats nakatakas! Hinahatak. Pero si Demon Kite, nandito na yung mga sapak. Pero si Aqua naman ata, mabibili na mag-black shoe. Si Yowie ang maaaring bigyan. Pero si Light, pwedeng pumasok sa eksena anytime. Inaantay niya lang yung perfect moment. Pwede siya mag-intercept. At dito na si Light! Flicker in! Hatak pabalik! Walang kawala! Bagsak si Sanji at si Yowie. Pero si Sanford! Andito yung mga dakdak! Oh my God! Merong flame shot! Merong mga bola! At yung Echo na naman ang babawi sa kanila! At kung akala mo na highlightan mo na ang House of Highlights, ipapakita nila sa'yo na kaya nilang replyan niya ng mas malala. Carl Teasy, Sanford, Benny Cutie, ang buong bansang mga orka. Maglo-lord na sila. Counter punch ang naging
sagot na naman ang Echo at this point. At ngayon, pumunta naman sila sa Lord. Pareha sila nagkaroon ng initiation. Nagsimula tayo tungkol sa Light I Am Offended. Na nakakonvert sila ng mga kills. But unfortunately for them, hindi nila in-expect na yung positioning na nanggaling sa Echo, yun ang maglalagay sa kanila sa alanganin. Lord has been secured by the Orcas. Woo! 12 minutes in and another momentum shift. A 2K gold lead para sa side ng Echo Philippines. Malapit pa rin to. Sunod na team fight. Close game na naman eh. Hindi naman ganun kalaki yung gold lead mid. Kahit sino manalo dun sa mga Clash highlights, kung highlights eh, laging bawian. Hindi nagpapatalo yung mga teams natin dito. RSG Philippines, malaki ang trabaho na kailangan nilang gampanan. May Lord na papasok. Ito yung humahampas. Kaya naman kailangan talaga nila mag-hold ng fort. Pero ngayon, sasabayan ng bahagyan ng Echo ito. Medyo delikado kasi mauubusan din ng resources ang RSG Philippines dahil doon sa pag-invade na gagawin ng Echo. At dito na papasok yung napakagandang wave clear ng RSG Philippines. Fortunately for them, napansin nila na nasa baba itong si Sanji. And in the same way, hindi sila makakapag-execute ng team fight dahil wala yung Cult Altar. So great defense coming from the side of RSG Philippines. Whoa! Taray pa na yun! Good team play mula kayo! Pagsak si Demon Kai, wala na yung talon sa taas. Makitutuloy pa nila, may altar sila kasama. At talon lang ng talon. Hindi talaga Nuts. Bumibitaw. Nuts dito, nakakaramdam mula doon sa damage ni Benny Cutie. As long as buhay si Benny, inamo problema ang RSG. Napakasakit na ng Bruno, kahit yung Nuts, kahit yung Uranus, natutunaw. Handa na sila for prime time. House of Highlights for a reason. Playing aggressive as soon as possible. Kita mo, kahit meron silang wave clear, alam naman nila na hindi naman sila ganun kakunat. So, pwede natin silang atakihin kahit nasa ilalim pa tayo given that they have a significant advantage. Kanina sabi mo 3.5k lang yung pinakamalaking kalamangan, pero ngayon umaabot na sa halos 4,000. And ngayon, ang ginagawa naman ng side ng RSG, kailangan nilang humanap ng mga objectives at this point. 60 seconds, lalabas na ang sunod na Lord. And this is very crucial considering na ang lead ngayon ng Echo ay malapit na mapunta sa talagang sobrang lamang na sila sa sunod na team fight. Ang kailangan gawin ng mga Orca dito ay alagaan ang mapa, make sure na sila ang may control around this Lord area, at ginagawa na nila ngayon yun. Zoning potential ang kanilang ibinibigay at this point, giving out and dishing out information. And Carl Tizzy, successful sa pagkuha ng purple objective na dapat sana ay mapupunta kay Demon Kite. So now, ang ginagawa ng Echo nila, binabahayan lang talaga nila yung Lord Pit. Walang makakapasok kung hindi kayo Orca. Kung Raiders kayo, hindi kayo makakapasok as of this moment. And RSG Philippines, kailangan nila makahanap ng panibagong daan, which is why they're now going to transition dito sa bot lane. Clear objectives, clear sa minions, and as soon as possible, makakuha ng Lord Fight. Binabakuran na talaga yung Lord Pit. Ayaw nila dito magpapasok. Nandyan pa yung harang ni Yowie, and eventually, yung aggression ng Echo mas nagpe-pay off ngayon dahil doon sa mga surprise setup. Yung surprise wild charge. Pero dahil sobrang layo nga dito ni Demon Kite, irarush na to ng Echo. Wala yung chance na rumetri ang RSG Philippines. Konting zone, tapos rush siya Lord, libre na agad. Another Lord going to the hands of Echo. Malaking Lord ang nakuha nila. 703 ang bagyo. Benny Cutie. Grabe, ito yung tipo na pagbinigay mo lahat ng resources to the gold lane. Kitang-kita, kanina pa ata lock build to. Ito yung literal na return of investment. Once na naalagaan mo talaga na mabuti, automatic, the full build, full itemization sa ating mapapansin. Locking down that Malefic Royals is final item. And nagkatalo din talaga sa timings eh. During the recent burst or rush na ginawa doon sa Lord Pit, nalaman nila na si Demon Kite nandun sa bandang itaas while he was trying to clear the enemy minion waves. And right after that, sabi nila, sige, i-5 man na natin tong Lord, automatic, go na agad. And that was the sign for the side of Echo na ituloy yung pagiging aggressive na naman. And speaking of timings, the time is now for Echo. This is a large Lord on the top side marching in the form of a giant Orca. Nats mauhuli sa knock-up at mukhang top lane ang target nila. Pabagsak na ang inhibitor turret. Ito na ata ang gusto ni Carl Tizzy. Papasok siya. Madabawasan lang naman ng konti. Pero mukhang hindi sila makalipat ng lane. Dadating na ang minions dito sa mid lane. Yowie with a conceal play. Kuha na naman sila ng tore. Pero si Nats dito bahagyang maiipit. Mapipilit ang mag-black shoes na naman. Uy, pero mukhang may knock-up doon kay Demon Kite. Pero makaka-back away. Meron na namang talon mula doon kay Sanford. Pero mukhang hindi magiging enough. Masyado atang napaka-overstay. Pero yung RSG Philippines, talagang balik. Buhay lang pagbalik doon sa base. Kaya nga naman ngayon, depensa na naman.
Ito yung significant advantage ng pagkakaroon ng napakalaking wave clear potential. At yan, yung in-exploit ng RSG Philippines kanina, most of the compositions na nanggagaling sa side ng Echo ay hindi talaga masyadong melee. You're taking a look at Sanji na talagang source of ano nila eh, source of health nila at this point. And if Echo can't really execute those kinds of plays, RSG Philippines will be able to defend for days. Pero Echo, sila ngayon ang may kalamangan. Dalawang inhibitor turrets na napabagsak and RSG Philippines needs to secure more objectives, needs to fight sa kung ano man yung magiging major na Lord fight na mangyayari maya-maya lamang. At buti nabanggit mo yung wave clear na meron ng RSG Philippines dahil yon ang bumubuhay sa kanila sa bawat depensa na gagawin nila laban sa mga orka. 40 seconds from now, lalabas na ang Evolved Lord at napaka-importante na makakuha sila ng kahit isa o masetup nila yung mga waves dahil RSG Philippines kailangan na nila mag-antay ng around 60k or 65k gold mark para magkaroon ng equalization sa mga items nila dahil around that time ay lahat naman na sila full item na. So it doesn't matter kung anong nangyari sa early to mid game. Halos 7,000 na ang kalamangan ngayon ng Orca RSG Philippines. Si Light hindi pa talaga sa nakaka-secure ng full item. 3 built items pa lamang ang meron siya and this is slightly becoming a problem para sa Raiders. I-expect mo sana na Light will be the one na magpa-frontline pero buti na lang Nats has secured that avarice as an emblem. So kahit pa paano, kahit hindi siya nagiging parte ng napakaraming laban, ayos lang yun. Ito na nga, sisimulan na ang Echo. Evolved Lord, Wild Charge na gamit na. Si Nats naghahanap ng angulo, naghahanap ng vision. Half HP on the Lord, pero mukhang ika-cancel to ng Echo. Nirespeto nila ang RSG. Alam nila na wala na silang potential na pang-setup dito against RSG Philippines. And this time, yung RSG naman ang pwedeng magmatapang. Kasi wala nga pwedeng gawing setup yung Echo. Kaya nga naman ngayon, mag-aantayan na lang sila ulit. Pero habang nag-aantay sila, habang nagbabay ng time, talaga mamang problema sila kasi on cooldown na yung Wild Charge. Pero dahil nga nasa taas na naman si Demon Kite, uulitin lang ng Echo yung ginawa nila kanina. Makakarush nga ba ng Lord dito? Mapababagsak na ng Echo. May retry sila. Ang RSG wala. Pero yung Lilia yung nakakuha. Aqua with the Evolved Lord Steel. It doesn't matter na may pumagsak na ng isa dahil sila ang nakakuha ng Evolved Lord. Ganun ka-confident ang RSG Philippines na kahit wala si Demon Kite sa eksena, Aqua lang sabat na. Clutch Jeans, eyes in his veins. Aqua nandun na naman at kukuha sila ng isa. Si Cole TZ na iwan. At mukhang ito na yung chance ng RSG Philippines. Perfect moment para sabayan yung Lord. Pero mukhang irarush naman ng Echo yung pagdepensa sabay madangit taas. Pero sama-sama na sila dito. Another momentum shift in this game. Echo naman ngayon ang nawalan dahil RSG ang nakanakaw. At papasok sila sa purple buff. Knock-up mula dito kay Yawi. Eva, go away! Hindi makalapit dito si Sanford kahit na dumadaknak siya kanina pa. Pero ngayon, nagagawan sila ng purple buff. Eman is low. I repeat, Eman is low! At nawala na rin siya doon dahil si Sanford. Patuloy lang ang pagdadunk. Tuloy-tuloy at hindi na siya makakahanap ng isa pa. And that team fight is over. A 1-for-1, Carl Tizzy for Eman. Sanford, ito lang din yung ginawa niya kanina dun sa laban from game number 1 as the Esmeralda zoning. Pero dito talagang dunking as soon as possible. Siya yung kumukuha ng atensyon ng iba sa mga members ng RSG Philippines. At kapag tumatalon siya at nawawala siya using that demonic force, hindi na alam ng RSG Philippines kung sino ba yung aatakihin nila at that point. And yun din yung paraan nila para mag-reach clutch flame shot na nanggaling kay Sanford na makuha si Eman dun sa pinakalikuran. And without the source of damage, RSG Philippines, kailangan nila mag-back away. 21 minutes in game number 2, another close game. At nakikita natin na malapit na tayo mapunta dun sa phase na lahat sila halos naka-lock item na. Dito na tayo sa portion na talagang ang kailangan hintayin ng RSG Philippines. Gaya na nabanggit mo kanina ay yung 65,000 gold. Pero kung Sirpre is gonna be committed here, sino makukuha nila? May mamamataan ba sila? Wala kasi na sa kabila yung ibang mga miyembro ng Echo. And right after that, it's a failed mission at kailangan nilang bumalik. Nagtago-tagoan sila. Nagkasali si Yampa. Oo, parehas pala ng iniisip yung dalawang upunan. Doon lang magkabilang mapa lang.
magamit. Kumbaga parang pareha sila ng gusto. Pero magkaiba yung napuntahan. Oh, mirror ang mangyayari dito. 33 seconds. Kailangan agad pumusisyon. Again, Echo na naman ang kokontrol. Clutch yung pick-up though ni Emma no has close from a while ago. Extra life steal ang makukuha niya dyan. Dahil dun sa encuentro na kanina dito kay San from a while ago. Kasi yung basic attack, yes, masakit. Meron din siyang crit through that Demon Hunter Sword and the attack speed in the same way. Pero kung wala siyang paraan para maisalba yung sarili niya, doon naman papasok ngayon yung mga lifesteal capabilities na pwedeng ibigay ng Hasclaws and of course, the other itemizations na mako-concern din naman yun. But so far, chillax pa lang sila pero yung Lord nandun at nag-spawn. Makakakuha nga ba ang RSG Philippines ng hindi nakaw na Lord? Sisimula na naman ng Echo. Miracle ang nagawa kanina ni Aqua at dahil sa milagrong yon naging even na ang laro. Half HP on this Lord. Yowie giving vision para sa Echo. At nandyan din naman si Light at Aqua. Ang sayaw ay patuloy na nangyayari. Pero sino nga ba makakapag-secure nito? Sa kakaunting pagpasok, Yowie goes down! Uy! Wala yung immortality pero may ayaw yun naman. Nandito yung mga dakda. Pero agawa ng Lord ang huwa to ni Cole. Pero tuloy pa rin ang paglipad. Andito na naman yung mga talon. Pero another kill for Benny Cutie with her truncheon play para masave ang sarili. Pero Sanji out of nowhere goes in with a flicker. Echo na ngayon na may hawak ng kalamangan. Dalawa matitira sa mga Raiders. Pero mukhang too late na para dumipensa. And that is a clean wipeout. Echo, mga Orcas, silang nagwawala. Meron silang sapat na minions para tapusin bigla. Echo 2-0. Nasetapan na naman ng Orca. And this is it. One win away from a sweep. Pero nakita na